Inimbestiga na ng National Bureau of Investigation ang natanggap nilang impormasyon na posibleng may ilegal na pogo sa loob ng sinalakay na resort sa Puerto Galera. Ang ilang grupo naman pumirma sa open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ang lisensya ng mga pogo na ang mga customer ay taga mainland China. Saksi si Tina Panganiban Perez. Gabi ng Sabado nang matunto ng NBI Mimaropa ang target na resort sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Tumambad ang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal, pero 40 dayuhan ang nadatnan. May nakita ring mga laptop at SIM cards. Nakapagtataka, parang natip-off ng operation dahil wala mga tao, not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Eh usually, yan yung mga tambay nila. Ayon sa NBI Mimaropa, eksklusibo ang resort sa mga dayuhan na kinabibilangan ng mga Chinese. 2019 ito binuksan at pag-aari umano ng isang dayuhan na tumangging magbigay ng pahayag. I don't have any come. I don't have his name on top. He is a Chinese descent, pero nung tinignan namin yung passport na sir, American ano pala siya, national. Sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng resort. Nanindigan naman ang alkalde ng Puerto Galera na walang pogo sa lugar. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Pero ang umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, ano mga nahuli? Eh, mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo ang mga resort, talagang meron niyang ping pong, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. Cannot deny or ascertain yung anong din ni Mayor. Kasi nga, as of now, hindi pa natin napatunayan niya na pogo nga talaga yung manandun. Mainit ngayon ang issue sa mga pogo dahil sa mga ulat na mga krimeng nangyari umano sa loob ng ilan sa mga ito. Sa ilalim ng batas ng China, bawal sa mga Chinese citizen ang anumang uri ng sugal, kabilang ang online at overseas gambling. Mismong Chinese embassy na nga ang umapela noon sa Pilipinas, iban na ang mga pogo. Isa yan sa mga basehang pinunto sa isang open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ng PAGCOR ang lisensya ng mga pogo na ang customer ay mga taga mainland China. Bawal din daw sa regulasyon ng PAGCOR na magbigay ng license sa pogo na accessible sa mga lugar kung saan bawal ang online gaming. Somebody is making a lot of money, but we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, naghayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukalang iba ng mga pogo na itinuturing na very serious national concern ng National Security Council. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga pogo. Mas malaki kaysa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because of that that negative picture of having pogo activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. If we continue the operation of pogos, there will be a blacklist. No, China would blacklist the Philippines as a tourist destination. And so we estimate that we could lose around 144 billion from this or 0.8% of GDP in real terms. Ang PAGCOR naman, pabor na i-regulate ang online gambling. Pero hindi nila suportado ang panukalang online gambling ban. If this law that is being proposed will be passed. And in these difficult times that everyone is facing today, I believe
40 billion pesos is a big amount if we will forego of that set amount. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.